Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita Ngayon. May badges po para sa mga motorista dahil magkakaroon pong muli ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis bukas araw po ng Martes, April 16. Patay po sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring tumaas ng 80 sentimos hanggang piso ang presyo ng kada litro ng diesel. Magkakaroon din ng dagdag presyo na 20 sentimos hanggang 40 sentimos sa presyo ng kada litro ng gasolina. Posible ring tumaas ng 70 sentimos hanggang 90 sentimos ang kada litro ng kerosene. Mamaya iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad nila bukas. Ayon sa industry players, bunsod pa rin ito ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Nakakaapekto rin ng walang tigil na geopolitical tensions na nangyayari sa Middle East. Hataw Balita Ngayon! Epektibo na simula ngayon Lunes, April 15 at bukas, April 16, ang anunsyo ng Department of Education or DepEd na ipatupad ang asynchronous classes o distance learning sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa bansa. Sa advisory na inilabas ng DepEd, layon ito na bigyang pagkakataon ng mga estudyante na matapos ang kanilang mga assignment, projects at iba pang requirements, lalo't nalalapit na ang pagtatapos ng school year. Hindi rin muna inuobliga ang mga teacher at non-teaching personnel na pumasok ng pusikal sa mga nabanggit na araw. Ipagpapatuloy naman aniya ang lahat ng activities na inoorganisa ng regional at school division offices base sa itinakdang schedule. Paglilinaw ng kagawaran, hindi sakop ng kanilang advisory ang mga private school, pero maaari rin umano silang magpatupad ng distance learning kung magdedesisyon o madedesisyonan nila. Hataw Balita Ngayon! Tiniyak ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ng National Capital Region Police Office o NCRPO na magde-deploy sila ng mga libreng sakay kasabay ng dalawang araw na tigil pasada na isasagawa ng mga transport group na manibela at piston. Magsisimula ngayong araw ng Lunes, April 15 hanggang bukas, April 16. Para sa dalawang grupo, layon ng aktibidad na ipakita ang kanilang pagtutol sa napipintong pag-phase out sa mga tradisyonal na jeep sa bansa. Ayon sa NCRPO, magdi-dispatch sila ng 205 na mga kotse, trucks at bus at magde-deploy din ng 6,638 na mga pulis para mapanatili ang kaligtasan ng publiko sa gitna ng aktibidad. Ide-deploy naman ng MMDA ang mga libreng sakay sa mga lugar kung saan posibleng maiipon ang mga pasahero dahil walang masasakyan. Pero ayon sa MMDA, tila hindi naman magkakaroon ng malaking epekto sa pampublikong transportasyon ang tigil pasada ng manibela at piston. Hataw Balita Ngayon! Binalaan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang ilang mga lalahok sa tigil pasada na isasagawa ng mga transport group na manibela at piston ngayong araw ng Lunes, April 15 at sa April 16. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Chopilo Guadis III, maaaring bawian ng prangkisa ang ilang mga tradisyonal na jeep na pumasok na sa consolidation ngunit sumasama pa rin sa transport strike. Iginit na ang ibinibigay na prangkisa ng Estado ay hindi isang karapatan kundi isang pribilehyo at ang Estado rin anya ang nagsasaad ng paraan kung paano ito nararapat gamitin. Pag nakita ho namin yung mga jeepney nila, pwede ho namin silang tuluyan hong tanggalan ng prangkisa. Dahil meron hong mga iba pa na may prangkisa pero tila sumasama sa mga grupong ganito. Hataw Balita Ngayon! Nakabalik na sa Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kauna-unahang trilateral summit na isinagawa sa Washington, D.C. sa Estados Unidos.
Muling iginit ni PBBM ang halaga ng pagsusulong ng seguridad at kapayapaan sa rehiyon sa kanyang pakipagpulong kay United States President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Ibinida rin ng Pangulo ang pangakong tulong ng US at Japan pagdating sa infrastructure development at connectivity sa bansa. Naniniwala naman ang punong ehekutibo na hindi maapektuhan ng isinasagawang pagpupulong ang mga investment pledges mula sa bansang China. Hataw Balita Ngayon! Aprobado na ng mga residente ang pagbuo ng 8 bagong bayan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Kasunod ito ng isinasagawang plebisito o pagboto ng mga mamamayan sa mga 8 bayan nitong Sabado, April 13, para ratipikahan o pagtibayin ang pagbuo ng mga bagong munisipyo sa rehiyon. Matapos ang botohan, pasado na bilang ang pagbuo sa mga bayan ng Pahamudin, Kadayangan, Nabalawag, Old Kaabakan, Kapalawan, Malidigaw, Tugunan at Ligawasan. Hataw Balita Ngayon! Ipinalilipat na ng Department of Justice o DOJ ang kaso ni religious group leader Apollo Quiboloy at 5 iba pa na nasa Davao City patungo sa Pasig City. Ayon kay DOJ Undersecretary Nicolas Felix T., sumulat na sila sa Office of the Court Administration ng Supreme Court para hilingin ang paglipat sa kaso na na-file sa Davao City na may kinalaman sa child abuse at maltreatment. May isa pang kaso si Quiboloy kaugnay naman sa Qualified Human Trafficking sa Pasig Regional Trial Court. Kami naman, nagsulat na kami sa court administrator na ipalipat ang venue ng kaso na final sa Davao. Ito yung kaso for child abuse and maltreatment. At ipapalipat namin sa Pasig din yung kaso na to, no? So abangan na lang natin. But tingin ko naman sa mga ganong request ay kadalasan naman pinagbibigyan tayo ng court administrator dyan. Hataw Balita Ngayon! Ayan, good morning Carmela. Tandyan na rin si James. James, kumusta? Yes, kamusta naman? Medyo mahangin kasi sa lugar ko kanina at kaya tayo medyo nag-go on and off. Pero kanina, amigo at Carmela, no, yung pinag-uusapan tungkol sa upcoming strike na binabalaan na yung mga kasama ng member ng Piston na sumama sa strike parang ano naman yun eh, parang hindi masyadong dapat na kumbaga kabahala ng mga miyembro ng mga prangkisa ng mga PUJs sa na pumasok sa mga consolidation na babawiin kung sasama ba sila sa Tigil Pasada. Kasi parang karapatan din naman ng mga members din yon bilang malayang mamamayan ang mga ang Pilipinas kung kailangan nilang umaing or maghain ng mga ganong klase ng strike para naman maihatid ang kanila pong mga request sa gobyerno pati patungkol sa mga ganyang bagay. Ano bang masasabi niyo diyan na Ate Carmela? Oo, tama naman yung sinabi mo, no, Kuya James. At totoo naman, normal lang, no, yung reaction na nakikita natin o opinion na nakikita natin sa ating mga kababayan na magpoprotesta nga sila dito na tinatawag nilang Tigil Pasada. At isa rin sa dapat din na mag-pay attention din sila, no, sa babala na ito na kung nakasama na sila sa consolidation ay pwede silang bawian ng prangkisa kasi baka maslalo pa sila maging magkaroon pa ng problema. Pero oo, normal lang ito, nakikita natin na reaction, opinion ng mga kababayan natin dahil ang iba sa kanila yun na talaga ang pangkabuhayan at isa nga sa concern nila dito yung mga modern vehicles ay hindi nila afford, kumbaga. Kaya makikita natin yung mga reaction o opinion ng mga kababayan natin dito ay talagang medyo strong. Kahit dito sa San Francisco, yung mga kababayan natin, naririnig ko, hindi rin talaga sila sang-ayon sa ipatutupad na ito. At dahil yung kamag-anak nila mismo, yun ang pangkabuhayan, yung mga traditional na jeepney. Sherwin? Oo, at alam niyo nung panahon pa ng NIA, dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi ang PUJ Modernization Program, doon nag-start yan. Para nga yung mga traditional jeepney ay maging
moderno na, no? So nagbigay sila ng pataan, marami na ring extension na nangyari upang ipanawagan na yung mga jeepney ay ma-consolidate nga, no? Pumasok sila doon sa mga kooperatiba na talagang hindi naman kayang mag-ise, no, ng isang jeepney driver o ng isang operator, kaya nga inaano nila yan doon sa kooperatiba. So ang babala ngayon ng LTFRB, James at Carmela, kung doon sa mga nakapag-consolidate na, ibig sabihin pumayag na sila na doon sa gusto ng gobyerno, doon sa modern jeepney, at i-phase out na nga itong mga traditional na jeep, eh sasali pa, no, o sasama pa dito sa Tigil Pasada na magsisimula nga ngayong araw hanggang bukas, eh maaaring mabawi pa yung kanilang prangkisa. Kaya mamaya, yan ang titignan natin, abangan natin kung ano ang magiging resulta ng isasagawang Tigil Pasada ng Manibela at ganun din ng grupong Piston. Umabot na sa mahigit 170 milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura dulot ng epekto ng El Nino sa Bicol Region. Naitala naman ng Department of Agriculture ang libo-libong ektarya ng palayan na apektado sa dalawang probinsya sa rehiyon. At mula sa Masbate City, si Jerry Galicia, humahataw live. Hataw Balita ngayon. Good morning, Jerry. Ano-anong probinsya ba yung libo-libong ektarya na ng palayan ang napinsala dahil sa matinding init ng panahon, Jerry? Yes, amigo, ang dalawang probinsya, ang Albay at Masbate, ang dalawang probinsya na may tinatayang libo-libong ektarya na ng taniman ng palay ang natira dahil sa epekto nga ng El Nino phenomenon na tumama sa bansa. Batay sa Tanan, Department of Agriculture o DAB, kung umabot na sa 6,567.72 na ektarya sa lalawigan ng Albay at sa isla ng Masbate dahil sa naranasang drought o tagtuyot dulot na epekto ng El Nino phenomenon na. Nasa 2,300 ektarya naman nang wala ng tsansa para na ma-recover ang mga pananim na palay sa naturang mga lalawigan na. Puso nito, umabot na sa 171 milyong piso na ang napagkalugi ang nai-record na pinsala sa mga magsasaka at may total production loss na 8,053 metric tons. Ayon pa sa DAB, Bicol, nasa 3,070 farmers ang apektado sa mga bayan ng Placer, Dimasalang, San Pascual, Kawayan at Esperanza sa Masbate, at 4,059 naman na magsasaka naman sa mga munisipalidad ng Libon at Pio Durán sa Albay. Sa kabuuan ay umabot na sa 7,120 na magsasaka sa Albay at Masbate pa lamang. Sa ilalim ng Executive Order No. 53 o Task Force El Nino na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakarang January 19, inaatasan ng Task Force El Nino na maglaan ng systematic, holistic and result-driven interventions upang matulungan ng publiko, lalo na ang mga apektadong magsasaka, na mabawasan man lang ang mapapinsalang epekto ng El Nino. Samantala, nasa 1,047 hectares na taniman ng mais at palay sa rehiyon na apektado rin ng iba't ibang peste ayon sa DAB Bicol Regional Crops Protection Center. Batay sa monitor ng RCPC, karamihan sa napesteng taniman ng palay at mais ay nasa vegetative at reproductive stages. Naglana ng tulong ang DA Region 5 sa mga apektadong magsasaka sa pamagitan ng biological control agents na pamamaraan at chemical pesticides. Yan ang balita mula dito sa Bicol. Balik sa'yo, amigo. Jerry, meron bang problema ng supply ng tubig sa mga irigasyon kaya naapektuhan ng matinding init yung mga pananim? Yes, amigo, sa ngayon na wala pa tayong datos o ano mga impormasyon. Kung meron mga irigasyon dun sa mga palayan na wala ng tubig, nakaapekto nga dito sa mga napinsala ng mga sakahan, ng mga magsasaka dito sa DA, dito sa Bicol Region. Pero yan ang patuloy nating aalamin dun sa departamento, sa ahensya, upang malaman natin kung meron na bang apekto o meron ng mga irigasyon na nawala ng tubig, amigo. Alright, maraming salamat, Jerry Galicia, nag-uulat ng live mula sa Masbate City. Hataw Balita ngayon!
Patuloy na tinutugis ng Rosario Cavite Police ang riding in tandem na suspek sa pamamaril sa isang lalaki sa Rosario Cavite. Samantala, sugatan naman sa engkwentro sa pagitan ng polisya ang isang lalaki sa Tiaong, Quezon, nakabilang sa regional most wanted person ng Calabar Zone Police, si Benedict Samson. Humahataw! Hataw! Balita! Ngayon! Bandang alauna 45 ng madaling araw noong Sabado, April 13, na mangyari ang pamamaril sa isang 22-anyos na lalaking sa barangay Bagbagturo, Rosario, Cavite. Ayon sa Rosario Cavite Police, matapos na nangyaring shooting incident ay kaagad na tumakas ang riding in tandem na nakasuot ng helmet na green na may black and white combination. Nasawi rin kinalaunan ang biktima. Patuloy ang sinasagwan drug-dent operation ng mga pulis sa tumakas ng mga suspect. Samantala, sugatan naman ang isang lalaki matapos maganap ang enkwentro sa pagitan ng mga pulis at suspect na kinilala sa alias na Rafi. Ayon sa Police Regional Office 4A, sa bisa ng warrant of arrest ay pumunta ang mga pulis sa bahay ng suspect. Ngunit bigla umanong nagpaputok ng baril kung kaya't napilitan ng mga otoridad na gumanti ng putok. Nakatakas naman ang lalaki na nagpaputok ng baril habang naiwanan si alias Rafi na tinamaan sa kanang binti. Ayon sa Calabar Zone Police, si alias Rafi ay kabilang umano sa Hernandez Criminal Gang na sangkot umano sa gun for hire activities at illegal drugs operation sa Batangas, 2nd District ng Quezon at bahagi ng Region 3. Naaresto na rin anila ang grupo sa Nueva Ecija noong June 25, 2023, ngunit nakalabas lang ng kulungan matapos itong makapagpiansa. Patuloy naman na tinutugis ang nakatakas na suspect habang nakakonfine naman sa isang ospital si alias Rafi para sa kinakailangang atensyong medikal. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Naglunsad ang Iran ng daan-daang missiles at drones sa unang direktang pag-atake nito sa Israel. Tugon umano ito sa isang Israeli raid sa Iranian consulate sa Syria 2 linggo na ang nakakaraan. Ito ang humahataw na balita ni Gerard Moral. Hataw Balita Ngayon! Sa mahigit 6 na buwan ng mapangwasak na digmaan na kumitil sa buhay ng higit sa 33,000 ng mga Palestinian, ang alitan sa pagitan ng Israel at Gaza ay mas lumala. Noong Linggo, April 14, ipinahayag ng Israeli military na ang Iran ay naglunsad ng mahigit 300 killer drones, ballistic missiles, and cruise missiles, subalit 99% ay nahadlangan sa tulong ng France, United Kingdom, at United States forces. Ang mga paglulunsad na sinabi ng hukbo na nagmula sa Iran, gayon din mula sa Iraq at Yemen, ay nagset ng mga siren sa pagsalakay sa himpapawid sa mga lungsod sa buong Israel, kabilang ang Tel Aviv na may narinig ng mga pagsabog habang ang mga air defense ay humarang sa mga projectiles. Kinumpirma ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran ang pag-atake na nagsasabing inilunsad nito ang mga drone at missiles sa ilalim ng Operation True Promise bilang bahagi ng parusa para sa krimen ng Zionist entity na pag-target sa konsulado ng Iran sa Syria noong April 1. Pagkatapos ng missile at drone attack, ipinahayag ng misyon ng Iran sa United Nations na tapos na ang usapan, ngunit panatilihing mabigat ang Israel at handa na ipagtanggol ang sarili laban sa anumang potensyal na mga banta sa hinaharap. Nagbabala din ng United States na umalis sa samahan pero alam ng Israel na umaasa dito ang kanyang mga kaalyado para sa suporta. Kinundinan ng US, UK, France, Mexico, Denmark, Norway, Czech Republic ang Iran's missile and drone assault habang ang Egypt at Saudi Arabia ay nanawagan ng pagpipigil. Tiniyak ni US President Joe Biden ang commitment ng Washington sa seguridad ng Israel. Ipinahayag naman ng mga analyst ang pag-atake ng Iran sa Israel bilang mabuti na nakalibrate upang maiwasan ang dagdag na pagdami. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon. Balita ngayon! Nakakipagpulong si United States President Joe Biden sa kapwa G7 leaders nitong Linggo, April 14, kaugnay ng urgent diplomatic response sa pag-atake ng Iran sa Israel. Sa gitna ito ng pagpapadala ng drones ng Iran sa Israel noong Sabado, April 13. At mula sa Maine, USA, itong mahataw na balita ni Lea Salar live. Hataw Balita Ngayon! Lea, ano na ang balak ng Estados Unidos at ng G7 sa nangyaring pag-atake ng Iran sa Israel?
Amigo, ipinahayag ni European Council President Charles Michel ang pagkakaisa ng kanilang grupo sa pagkondena sa ginawang pag-atake ng Iran sa Israel. Itutuon anila ang kanilang paggawa para sa de-escalation at immediate ceasefire upang matuldukan na ang krisis sa Gaza. Iginiit ng Administrasyong Biden ang non-military response sa nakaraang drone at missile attacks ng Iran. Sa pakikipag-usap ni President Biden kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu noong Sabado, hindi sasali ang Estados Unidos sa operasyong opensiba laban sa Iran. Hinimok naman ni Senate Majority Leader Chuck Schumer ang mababang kapulungan na naipasa na ang Bipartisan National Security Aid Package para sa Israel, lalo na't umatake na ang Iran. Sinabi naman ni House Speaker Mike Johnson na pagsisikapan nilang ipasa ang package at pag-uusapan ang detalye nito ngayong linggo. Hiniling naman ng North Atlantic Treaty Organization o NATO sa Iran na magpigil ito sa pag-atake sa Israel. Kinokondena rin nila ang pagpapadala nito ng drone sa Israel ayon kay NATO spokesperson Farah Daklala. Balik sa iyo, Sherwin. Oo, meron na bang naging reaksyon ng Israel ukol dito sa pag-atake ng mga drone na Leia? Oo, Sherwin, sinabi nga ni War Cabinet Minister Benny Gantz na sisingilin ng Israel ang eksaktong halaga na ginawa ng Iran sa kanila, sa kanilang itinakdang panahon at paraan. Minimal lang anila umano ang naging damage ng atake ng Iran sa malakas na security system ng Israel. Nakita din umano sa nangyari na kumampi ang mundo sa Israel. Migo? Oo, sana wag nang lumala pa yan. Ano? Maraming salamat, Leia Salar, mula sa Maine, USA. Hataw, balita, ngayon! North Korean leader na si Kim Jong-un, pinaplanong palawigin pa ang relations sa China. Mula naman sa Toronto, Canada, may umaate kabong balita si Sheila Reyes live! Hataw, balita, ngayon! Magandang araw sa iyo, Sheila. Sa ano bang pagkakataon sinabi ito ni North Korean leader Kim at sa anong paraan palalawigin pa ang relations ng bansa sa China? Magandang araw, James. Sa meeting ng North Korean leader na si Kim Jong-un kay Zhao Leji na top legislature ng China na sa Pyongyang noong Sabado, April 13, sinabi ni Kim Jong-un na inaasahan niya na ang North Korea ay magpapatuloy na paunlarin ang matibay nitong pakikipagkaibigan sa China. Si Zhao ay ang pinakamataas na opisyal ng China na bumisita sa North Korea matapos ang pagbisita ni Lee Jian-su sa bansa noong 2018. Ang goodwill tour ni Zhao ay nagsimula noong Huwebes, April 11, kung saan nakipagpulong ito sa kanyang counterpart na si Che Rong-he upang pag-usapan kung paano maisusulong ang kooperasyon sa lahat ng mga aspeto. Ayon kay Zhao, ang China ay looking forward din sa pagpapaunlad pa ng relasyon ng dalawang bansa. Aniya, simula pa ng pagtatag ng relasyon ng dalawang bansa, 75 taon na ang nakararaan, ang China at North Korea ay nananatiling good neighbors at magkasamang nagsusumikap upang marating ang parehong kapalaran at level ng pag-unlad. Ang China ang pangunahing kaalyado at itinuturing na lifeline ng North Korea sa kabila ng maraming sanctions na ipinataw ng UN laban sa nuclear program nito. Balik sa iyo, Sherwin. James? Yes, Sheila, may particular ba na napag-usapan o negosyasyon na nangyayari sa meeting na ito ni Kim Jong-un at Zhao Leji? James, walang impormasyon kung may particular na negosasyon sa pagpupulang ng dalawang lider. Ngunit inaasahan ng North Korea at China ay magkakaroon ng ilan pang mga pagpupulong ngayong taon bilang parte ng 75th anibersaryo ng establishment ng diplomatic ties ng dalawang bansa. James? Yeah, sabi nga nila, birds of the same feather. Alam na natin yon. Maraming salamat, Sheila Reyes mula sa Toronto, Canada. Hataw, balita, ngayon! Maaaring mabuo ang isang severe weather threat sa Lunes na magdadala ng bagyo, mapanirang pagbugso ng hangin at hail at tornadoes sa gitnang bahagi ng Estados Unidos. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita ngayon!
inaasahan na isang malakas sa bagyo o severe weather threat ang tatama sa Central United States sa unang bahagi ng linggong ito na magdadala ng mapanirang pagbugso ng hangin, hail at tornado sa milyon-milyong katao. Ang hindi napapanahong mainit na weekend at moist air mula sa Gulf of Mexico ay nagsabay upang magdala ng mapanirang bagyo na nasa level 3 of 5 risk of severe thunderstorms sa mga lugar mula Northern Texas hanggang Southern Kansas. Maaaring magdulot ang bagyo ng hail na kasing laki ng quarters at aabot hanggang baseball ang size at mayroon ding banta ng tornadoes lalo na sa paligid ng Oklahoma at Texas. Inaasahang lalawak ang saklaw ng bagyo bandang gabi ng Lunes, April 15 at aabot sa mga bahagi ng Nebraska, Iowa, Missouri at Arkansas habang ang dako ng Oklahoma City, Fort Worth, Wichita, Kansas at Kansas City, Missouri ay maaaring datnan ng bagyo sa pagdilim at may tsansa pa rin ng tornadoes. Tinatayang tatagal hanggang umaga ng Martes ang bagyo at mananatili ang storm risk ng buong araw at inaasahan din na dadaanan nito ang mga lugar ng Mississippi Valley at mga bahagi ng Midwest. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Nakasabat ng nasa mahigit 1.3 million pesos na halaga ng ilegal na droga ang Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency matapos sa magkakahiwalay na anti-illegal drugs operation sa mga lalawigan ng Cavite, Laguna at Rizal. Si Benedict Samson, humahataw. Hataw balita ngayon. Sa Cavite, bandang alas 11 ng umaga noong Linggo, April 14, nang magsagawa ng drug bypass operation ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa parking lot ng isang fast food chain sa Barangay Hugo Perez, 13 Martires City, Cavite. Arestado sa operasyon ang isang suspect kung saan nakumbiskaan na sa 100 gramo ng hininalang shabu na may estimated street value na 680,000 pesos. Ito namang Biyernes, April 12, nang magsagawa ng drug bypass operation ng Regional Drug Enforcement Unit 4A at Cavite Police sa Barangay Habay, Bacoor City, Cavite. Arestado sa operasyon ang isang babae na kinilala sa alias na Jaika kung saan nakuhaan na sa 100 gramo ng pinanghihinalaang shabu na may tinatayang halaga na 680,000 pesos. Nasagip din sa naturang operasyon ang isang babaeng child in conflict with the law. Sa Laguna, nakasabat naman na nasa kalahating milyong pisong halaga ng illegal na droga ang Laguna Police sa magkahiwalay na drug bypass operation sa Barangay Sala, Cabuyao, Laguna at Barangay San Juan, Alaminos, Laguna. Apat na drug suspect ang naaresto ng mga otoridad kung saan nakumpiska ang nasa higit 70 grams ng hininalaang shabu na may tinatayang halaga na aabot sa higit kalahating milyong piso. At sa Rizal, limang suspect naman ang naaresto ng Taytay Municipal Police Station sa isang drug bypass operation sa Barangay San Juan, Taytay, Rizal. Nakakuha ang mga pulis ng nasa 25 grams ng hininalaang shabu na may estimated street value na 170,000 pesos at isang kalibre 22 na baril kung saan posibleng maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang firearms law. Sa ngayon ay nasa kustodya na ng mga pulis sa mga naarestong suspect na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon! Namahagi ng tulong pinansyal sa 300 nating mga kababayan na nangangailangan mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Bataan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at lokal na pamahalaan. Si Melanio Aquino, humahataw! Hataw balita ngayon! Namahagi ng tulong pinansyal para sa ating mga kababayang Bataenyo ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, lokal na pamahalaan ng Bataan at Pusong Pinoy Party List para sa kanilang mga nasasakupan na mga nangangailangan na lumapit sa kanilang tanggapan. Mahigit sa 300 mga benepisyaryo ang nakatanggap ng nasabing tulong na isinagawa sa Barangay Doña Francisca, Lungsod ng Balangan itong nakalipas na Biyernes, April 12. Layon ng nasabing pamamahagi na mabigyang tulong ang ating mga kababayang lumalapit sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan sa buong lalawigan. Nabibigyang pagkakataon na matulungan ang mga ito sa pamamagitan ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS ang ating mga kababayan.
Ito po is, tinatawag po natin ito na assistance to individual in crisis. So basically po, yung mga client po natin dito, sila po talaga yung mga in need of medical assistance and other needs po like sa food subsidy. Ang purpose po nito is para mag-augment dun sa pangangailangan po nila. Nagpasalamat naman sa kanyang nakuhang tulong ang isa sa mga benepisyaryo na si Nash Adrian Ramirez dahil malaking bagay sa kanya umano ito upang huwag na siyang humingi pa ng baon sa kanyang mga magulang. Salamat po kami sa DSWD at kay Kong Jet Nisay. Malaking tulong po ito sa amin para po sa pag-aaral namin. Hindi na po kami inaalawan. Salamat po! Kaya naman, nanawagan ng tanggapan ng DSWD sa ating mga kababayan na nakatanggap ng tulong pinansyal at nag-anyaya naman sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa kanilang tanggapan. Para sa kanila is gamitin po nila ng maayos yung pera na matatanggap po nila and para po dun sa mga nangangailangan ng tulong financial sa medical, lagi pong bukas yung ating ahensya, yung DSWD at ang ating mga Congress ay handang tumulong po sa kanila. Milanyo Aquino humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Muling tinutulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsusulong ng charter change o CHACHA ng kasalukuyang administrasyon. Ayon sa dating Pangulo, magdudulot lamang ito ng posibleng term extension ni Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Sila Lane Moreno, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Binatikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ginagawang hakbang ng kasalukuyang administrasyon para mapabilis ang pagsusulong ng charter change o pagbabago sa konstitusyon. Sa isinagawang prayer rally kagabi April 14 sa Tagum City, Davao del Norte, sinabi ng dating Pangulo na ang pagbabago sa saligang batas ng Pilipinas ay konektado sa term extension ng President at Vice President. Binasa pa at idiniini Duterte ang nakasulat sa saligang batas ng Pilipinas na 6 taon lang ang panunungkulan ng presidente at vice-presidente ng Pilipinas. Pagkatapos nito ay hindi na sila maaari pang magpa-re-elect o magpa-extend sa kaparehong posisyon. Kay tungod ni ingon ng konstitusyon, kare-kare konstitusyon nga akong igunitan, diin napili si Presidente Marcos pagka iyang presidente, diri siya nagdaog aning present constitution nga 6 years lang talaga siya. Hasta si Inday, muna karon law ay kaayong mangyod nga kaning usa ka tao, usa ka administrasyon, maningkamot na pod usab sa konstitusyon para usbon tangtangon tong 6 ka tuig Augusto dungagan kag dire 1 term 6 years only. Pero naghimo sila bag-ong konstitusyon, muna gitawag og CHACHA, constitutional change. The president shall not be eligible for any re-election. No persons who has succeeded him as vice president and has served was such for such as more than 4 years. Muli ring pinaalalahanan ni Duterte si Marcos sa nangyari sa kanyang ama, Anya. Dapat maging kontento na binigyan pa siya ng pagkakataon ng taong bayan na maging presidente. Mr. President, I hope that you'll be able to recall what happened to your father. See to it. Baka musunod kang sirte para sa imong amahan o imong ning puso. So, ayaw mong sugot. Mura nang ako minsay. Ayaw mong sugot, anak. Kay, nga naman, ang ayan bang si Marcos magpadugay? Ang ayan ba si Marcos ang natagaan pa na itong termino? Unsa may rason, unsa may iyang abilidad. Mr. President, be happy
and finish your term for 6 years. Makontento ka na dyan at binigyan ka ng panahon ng Panginoong Diyos na kapagsilbi sa ating bayan as president. Despite or in spite of the fact ng history ninyo, pagbaba ng tatay mo, hindi maganda. And yet, ang Pilipino, binigyan kayo ng pagkaiintindi. Ugipasaylo mo. Ayon pa kay Duterte, pwede naman anya nilang palitan ng konstitusyon pero epektibo na sa susunod na administrasyon. Samantala, libo-libo mga supporters ni dating Pangulo Duterte mula sa Luzon, Visayas at Mindanao ang dumalo sa isinagawang hakbang ng maisog prayer rally sa Davao del Norte Sports Complex sa Tagum City kagabi. Kabilang sa mga dumalo sa rally, sina Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, dating House Speaker at ngayon Davao City First District Representative Pantaleon Alvarez, dating presidential spokesperson Harry Roque, at former executive secretary Attorney Vic Rodriguez. Dinatikos na mga ito ang umano'y hindi makatanong ang 60-day suspension ni Davao del Norte Governor Edwin Jubahib na isa sa top-performing governor sa bansa noong nakaraang taon. Tutol din na mga ito sa isinagawang People's Initiative o Politicians Initiative na ang layon umano ay pahabain ang termino ni Pangulong Marcos. Lelaine Moreno, humahataw sa balita ngayon. Naglabas ng public advisory at recall order ang National Agency for Food and Drugs Administration and Control sa APICA para sa Benylin cup syrup na gawa ng Johnson & Johnson's patapos matuklasan ang toxic substance na taglay nito. Ayon sa NAPDAC, hindi maaaring makompromiso ang kalusugan ng publiko dahil lamang sa kalidad ng produkto. At mula sa Grand Prairie, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Reyes live. Hataw balita ngayon! Jeffrey, meron na bang kaso ng namatay dahil sa pag-inom ng cup syrup na yan? Yes, good morning, Sherwin. Lumabas sa laboratory analysis na isinagawa ng National Agency for Food and Drugs Administration and Control o NAFDAC sa Africa sa Benylin Pediatric Cough Syrup. Ang unacceptable high level of diethylene glycol ay naging sanhi ng oral toxicity sa mga hayop na nasa laboratoryo. Ang Benylin Pediatric Cough Syrup ay ginagamit na gamot sa ubo, high fever, allergy at congestion. Gayunman, ang diethylene glycol na nakahalo rito ay isang nakalalasong kemikal na maaaring nakamamatay. Ilan sa mga nakalalasong epekto ng diethylene glycol ay ang pananakit ng tiyan, pagsusuka, diarrhea, kawalan ng kakayahan sa pag-ihi, sakit ng ulo, epekto sa pag-iisip at kidney damage na maaaring ikamatay. Dahil dito, naglabas ng agarang product recall ang NAFDAC para sa affected batches na nai-distribute sa South Africa, Eswatini, Rwanda, Kenya, Tanzania at Nigeria. Kabilang dito ang product batch number na 329304 na ginawa noong May 2021 at may expiration date ng April 2024. Nakikiusap naman ang ahensya sa mga importer, distributor, retailer at consumer na mag-ingat, suriing mabuti at maging alerto sa pinagkukunan ng supply at siguraduhin na ang mga produkto ay nanggagaling sa otorisado at lehitimong supplier upang maiwasan ang kompromiso sa kalusugan ng publiko. Samantala, Sherwin, pinayuhan naman ang publiko na agad na kumonsulta sa doktor sakaling makaranas ng side effect dahil na din sa pag-inom ng cough syrup. Balik sa iyo, Sherwin. Alright, maraming salamat, Jeffrey Reyes, mula sa Grand Prairie, Canada. Hataw Balita ngayon!
Nasawi ang 6 na biktima, samantalang nasa 12 naman ang nasa hospital dahil sa insidente ng mass stabbing sa isang shopping center sa New South Wales, Australia. Isang 40-anyos na lalaki ang suspect sa pananaksak na nabaril at napatay naman ng isang babaeng pulis. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Hataw balita ngayon! 5 babae at 1 lalaki ang nasawi sa nangyaring mass stabbing incident sa Westfield Shopping Center sa Bondi Junction, New South Wales, Australia, bandang alas 3 ng hapon noong Sabado, April 13. Kinilala ang suspect na si Joel Cauchy, 40-anyos, at sinasabing nakararanas na ng mental health issues mula pa sa pagkabata. Si Cauchy ay lumaki sa Toowoomba, Queensland at kailan lamang lumipas sa Sydney, New South Wales. Ipinarating ni Australia Prime Minister Anthony Albanese ang pagkabigla ng buong bansa sa hindi inaasahang pangyayari at ang kaakibat na shock at trauma na idudulot ng trahedya. The events of yesterday have shocked the nation. Australians are waking up to try to deal with the shock and trauma that will come with what has occurred, with violent actions that are unspeakable and really just beyond comprehension. Binigyang diin naman ni New South Wales o NSW Premier Chris Minns na malalampasan ng NSW community ang galit at lungkot na nararamdaman. In circumstances like this, many in the community will feel real anger. We'll have to process that grief in the days ahead, but it's very important to say that New South Wales will bounce back. We're a strong community. Kinilala ni Premier Minns ang mga kababayang nagpakita ng lakas at tapang sa gitna ng naganap na insidente. And if I could point and highlight some of that strength in the last 24 hours. Firstly, for the doctors, the paramedics, as well as the nurses in our public hospitals that worked around the clock to save lives and did an amazing job in difficult circumstances. To the ordinary members of the public that cornered and confronted a murderer in the Westfield shopping center, showing what I would call instinctive bravery under terrible circumstances. Kapwa itinuturing ng dalawang opisyal bilang isang bayani si NSW Police Inspector Amy Scott na pinaniniwala ang hinarap na mag-isa ang suspect. Subalit ayon kay Inspector Scott, na tumanggap ng Demonstrated Courage and Devotion to Duty Award noong 2019, ginawa lamang niya ang kanyang tungkulin. Matapos mabaril ay nilapatan niya ng Cardiopulmonary Resuscitation o CPR ang suspect maging ang ibang biktima habang naghihintay ng kanyang mga kasama. Kabilang sa kasalukuyang nasa kritikal na kalagayan sa ospital ang 9 na buwang gulang na anak ng isa sa mga nasawi sa insidente. Danny Delieva, humahataw sa balita ngayon! At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating santigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 11, Talatang 28. Siyang tumitiwala sa kanyang mga kayamanan ay mabubuwal, ngunit ang matwid ay mamumukadkad na parang sariwang dahon. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, 15 sa buwan ng Abril 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo Sherwin Kulupong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Monday morning, April 15, 2024. Mula dito sa Maryland, USA, ako si James Pontuyen. Ako naman si Carmela Marinda mula sa California, USA. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.